wala lang intro-intro. So, pag-uusapan naman natin yung kabuuan, yung pag-iikot ng kaso, no? So, dahan-dahanin lang natin. So, sa mga nagmamadali, pwede kayong sumakay. Pero kung gusto nyo, relax lang tayo. So, para maintindihan natin, so, dito kayo. Okay? So, kung tawagin natin to ay 5 Pillars of Justice. So, in other words, cycle of the case. Yung cycle ng kaso. So, 5 parts ito. So, ang una ay police. Pangalawa ay prosecutor. Pangatlo ay court. Pang-apat ay correction. At ang panglima ay community. So, iisa-isahin natin yung taliwanag sa inyo kung paano umiikot ang kaso. Para kahit paano ay magkaroon kayo ng framework or forecasting kung meron man kayong mga kamag-anak na gustong tulungan or nasasabit sa dispute. So, ito yung kailangan nyo para magkaroon kayo tayo ng framework. So, ang una dito kapag siyempre kapag mayroong complain. So, ang mag-uumpisa yan, complain sa police. So, i-distigad na natin yung na masyadong maliit na kaso, no? So, nag-i-start ang kaso sa police kapag ang isang kaso ay, sabihin na natin, ang sintensya nito ay mga 6 months pataas. So, 6 months below. So, kailangan pa kasing dumaan sa barangay. So, sabihin natin, standard natin yung 6 months below na sentence ay diretso sa police. So, pagdating nyo doon sa police, ay yung police ay magkakandak ng investigation report. So, yan yung pagtatanong. So, ipiprepare niya yung question and answer sa nagko-complain, tapos mga ibang dokumento na available na meron kayo, tapos mga evidences. So, after nung makompleto yon, so maraming papel yon, siguro more than 10, ipiprepare yon, merong 11 copies. So, ibibigay sa inyo yon. Yung salaysay, take notes, ayun yung pinipirmahan. O, pagkatapos nun, ipo-folder. 11 copies. No? So, kapag okay na yon, i-endorse ng police yan sa prosecutor. So, si prosecutor office to ng court. Para si prosecutor naman, kapag na-receive yun, isusubpina yung nirereklamo yung accused para magpasa, para sagutin yung count, tinatawag na counter affidavit. At pagkatapos nakasabit na nun, i-evaluate nila. So kapag sa evaluation, dito na papasok yung ang kasunod nun, resolution. So sa resolution naman, so ito yung pwedeng ma-dismiss yung kaso, pwedeng mag-proceed yung kaso. Kapag nag-proceed yung kaso, so, sa court na. Court. Pagdating naman sa court, so, schedule na ng hearing. Sabi na natin, arraignment. Yung arraignment is, yun yung binabasahan ng charge. O yung charge, hindi yung pagbayad, charge kaso, yung akusado. Nasasagot naman yung akusado na guilty or not guilty. So, yun nga, kapag nag-guilty, so, sentensya na yon. Kapag nag-not guilty, ay maaaring hihiringin sila. So, ibig sabihin nun, kapag nag-not guilty, hindi ibig sabihin wala ng kasalanan. So, patuloy na didinigin yung kaso hanggang sa pwedeng sa pagdinig, pwedeng ma-dismiss o pwedeng magkaroon na ng sentence, final order. So, kapag nag-sentensya na, so ano ba ang sentensya? Maaring provisional
sentence na 6 years below or kaya pagkakulong kapag 6 years above ang penalty. So, ngayon, kapag may sentence na, pwedeng mag-appeal. So, kapag wala nang appeal, within 15 days, final na yon. So, pupunta na ngayon sa ENA, pupunta na ngayon sa correction. So, si Bureau of Correction naman, yun yung tinatawag na dito sa atin na muntin lupa kapag meron ka ng final sentence. So, magsiserve na yung sentence. Magsiserve na yung PDL ng sentensya. Oh, doon lang yung sa ano ha, sa mga sentensya na above 6 years. Pero pwede namang 6 years below kapag na-disqualified sa probation. Okay? So, yan po ang framework. So, ngayon, pag natapos na yung sentence niya, pwede nakalabas na uli siya, so babalik uli siya sa community. So, ganun yan. Community dito sa barangay, ganun. Para makihalubilo uli sa normal na tao. So, ibig sabihin, normal na siya kasi yung kasalanan niya ay napagdusahan niya na. Okay? So, yun po ang cycle or 5 pillars ng ating justice system dito sa Pilipinas. So, napaka-generic po nitong explanation na ito. Actually, kung ihimay-himayin natin to, siguro ko kulang dito ang isang oras sa buong video to. Ito ay framework lamang. So, marami pang in details na dapat tayong isa-isahin ito. Na video ko na to before, no? Kung kayo ay may katanungan regarding sa pag-i-evaluate ng kaso, so huwag kayong magdalawang isip na mag-i-click ang membership natin, no? Para ma-assist ko kayo. So, at mag-PM sa akin para sa assistant. So, case consultation, alalahanin natin na hindi mahal magbayad ng abogado. Napakamahal. Kaya dito sa akin, kung mag-join kayo, bukod sa ma-save natin, malay, ma-save natin yung pera nyo na daan-daang libo instead na ibayad nyo sa abogado, which is hindi naman pala dapat. So, dito muna kayo. So, for halagang 129 pesos lamang yung membership na yan, so may paralegal na kayong initial. So, hindi ko sinasabing perfect yung i-advise ko sa inyo. So, as is, sa akin, suggestion lang naman. So, bibigyan ko lang kayo ng maaaring option. Pero, siyempre, kayo ang boss eh. Kayo ang masunod sa sarili nyo. Kung saan kayo convenient. Maraming salamat po. Ako ang inyong lingkod, online criminologist, police ako.